tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, eh sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Magandang-magandang umaga sa ating pong lahat. Isang bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At muli pong nag-iimbita. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras. At naku, exciting ang ating pag-uusapan. Siyempre, bagong taon. Yung iba dyan nag-iisip na ano kaya mangyayari itong darating na taon. Samantala, itong aking partner. Happy New Year, partner. Kamusta Happy ka na? Happy New Year, Director Thelma. Ako si Tess Ramirez. Magandang morning sa inyong lahat na nakikinig sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito po sa Himpilang DZRB Radio ng Bayan at sa aming kapatid na Himpilan, ang DWBR-FM 104.3 MHz. Ayan. Partner, kamusta ba yung iyong pagdiriwang? Alam mo ba yung kakaiba yung sa amin? Ang aming karanasan ngayon. Unang-una napansin ko, kokonti yung mga nagpaputok, di ba? Mm-hmm. Pero pagdating na mga alas 9, alas 10 yun, nag-uumpisa na yung mga pailaw, mga paputok. Yes, oo. Ganun maaga rin natapos sa amin, maaga na atapos eh. Mga 12:30 ganun, 1. Alauna. Tapos na. Oh, wala nang pera. Nasimot na, natunaw na kanilang atik. Pero alam mo ba, ang kakaiba sa aming karanasan, habang nagpapailaw, di ang ganda-ganda, yay! Di ang video kami, no? Biglang yung anak ko sabi, ow! Ma'am, I got hit! By what? Tapos tinignan namin yung nahulog dun sa lupa, parang exploded shell. Pero mo, ibig sabihin lang doon na kahit ikaw ay nasa loob ng sarili mong bakuran, eh hindi ka pala ligtas. Oo nga eh, maraming nahabol ng firecrackers sa loob mismo ng tahanan, ha? Yung mga kapitbahay na nagpapaputok at ang mas masama yung ligaw na bala, di ba? Meron yun, naku, kawawa naman yung batang 7 taong gulang lang, ano, itong si Stephanie. Anyway, kaya ako, parang gusto ko na rin yung minumungkahi nila na ang mga paputok at pailaw, ilagay na lang sa isang lugar, dyan sa isang barangay, para doon na lang manood mga tao. Mga eksperto na lang yung gumamit niyan. Ganun na lang, di ba? Mm-hmm. Naku, sabi ko sa anak ko, swerte ka, antigas ng ulo mo. hindi na sugatan. Anyway, moving forward, ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, hindi naman tayo lahat partner, di ba, yung merong skill o talent na makita yung future. Ay, hindi lahat ng tao pinagkaloob. Bagamat meron tayong mga third eye, lahat tayo may third eye. Pero yung sa iba, di ba, hindi siya, ang tawag doon? Hindi siya well-developed yung... Yung ating third eye. So, ang guest natin ngayong umaga ay well-developed. Aba? Yan, pakilala mo na partner yung ating parauin sa umagang ito. Tamang-tama ito para sa bagong taon, mga kaibigan. Lalo na yung mga kumukonsulta sa hula-hula, di ba? Para malaman yung kanilang kinabukasan ngayong 2013, ang ating pong panauhin ay si Mr. Marvin Celestial, isang psychic. Tamang-tama ang kanyang apelido, no? Celestial. Heavenly. Tanungin natin kay Marvin, paano siya nag-umpisa dito sa pagiging psychic? Kasi hindi naman lahat merong ganyang gift, kung tawag nila, di ba? So, welcome to the show, Marvin. Good morning, Sir Marvin.
Good morning. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng Radyo ng Bayan. Lalo-lalo na sa mga kababayan ko na nandito sa Manila ngayon, na taga Iloilo. Mayong aga sa inyo tanan. Mayong aga. Yeah. Okay. So, kailan mo na-discover na meron ka palang gift, Marvin? Actually, sa na-develop ko or found out ko na mayroon akong kakaibang, hindi naman kakaiba, parang may naramdaman lang sa sarili ko na parang kakaiba. Na akala ko, natural lang. Uh-huh. Since maliit pa lang ako, way back nung grade 2 ako. Grade 2, ha? Oo, nung grade 2 ako, palagi kong napapanigipan yung sarili kong lumilipad. Tapos pupunta sa ibang lugar, parang nag-explore. Nung one time na nakasabay ko habang nakalipad sa panaginip, biglang dumaan yung eroplano. Sabi ko, parang totoo na to, ah. Parang hindi na to panaginip. Yun. Ano po yung feeling nyo? Yun pala, nung habang tumatagal na nanaliksik ako, ano pala yun? It's my previous travel? Astral journeys or travel. Talaga? Yun. So parang hanggang sa dumating yung sitwasyon na nakita ko na sarili ko nakahiga. Nandito ako somewhere. Yun. Then nahawa ko si Marvin, baka nag-astral travel lang ito ngayon. Yan. Nandito nga siya katabi natin. Go. So, yun. Dahil sa sabi ko, parang hindi ito, nung mga, ako kasi ipinanganak ako bilang timid or parang mahiyain. Gusto ko palagi ako lang mag-isa. Pero actually, kahit na ako lang mag-isa, kinakausap ko sarili ko sa utak. Halimbawa, may tanong ako. Oo. Ako mismo yung naghahanap ng sagot. Kung Huwag mo lang yung gawin sa labas. Hanggang sa dumating yung mga tao. Kasi ako, hindi ako pala kaibigan Loner ka? Loner talaga. Introvert? Introvert. Nung hanggang sa nagkaedad ako, 19, nasa second year college ako, umuwi ako sa probinsya. Sa probinsya ng lola ko. Nakita ko yung puno ng santol, hitik na hitik ng bunga. Umakyat ako. Para siyempre kumuha. Siguro yung taas ng santol na yun is mga 20 or 25 feet. Taas, ha? Taas. Ang taas naman yung santol na yun. Hindi ko na malayan. Hindi ko na malayan. Nung inabot ko na yung pungpong ng bunga, yung sanga na hinahawakan ko, napatid. Hanggang sa nahulog ako. Pero sabi ko, tapos na. Kasi sobrang taas Pero ang nangyari, pumikit ako, nahulog ako dun sa lupa. Without any scars. Walang nangyari sa'yo? Walang nangyari. Wow! Hindi naman lang kayo nagalusan o napilayan? Oo, never. Hanggang ngayon, kahit na check ko yung spine ko, wala talagang. Pero wala ka namang ininom na mga na naging hindi, kasi alam ko, yung noon, yung lola ko noon, kinukwento, meron daw galing yung lolo ko. Tapos pinalulon doon sa uncle ko. Nung namatay nung namatay yung bato uncle ni Darna ko. Ba yan, director? Parang ganoon, nung namatay yung uncle ko, walang paglilipatan. So hindi ko na alam kung nasaan yun. Walang magpapatuloy na. Walang lumulon. Anyway. Yun, so nung gaano katagal ka na pala? How long have you been? It's my 18 years of practice, pero professionally, 12 years. 12 Nag-start years. Na-convince ko yung sarili ko na may sense yung mga nakikita ko, year 2000. Nagsimula po elementary, di ho ba? Pero nakapag-college pa kayo noon? Nag-college pa ako. Kasi nung college ako, may kakaibang nangyayari. Dahil halimbawa, may kasi engineering, mahirap yun Alam mo na, mathematics May mga assignments ako na hindi nasusolve. Tutulugan ko lang, pag gising ko, may solusyon ako. Wow! Naku! Parang sabi ko, parang hindi to normal . Nung nagkataon na natapos ko yung pag-aaral ko, tapos it so happened na si Jimmy Licao ko during the time is talagang he is reaching out. So nag-ano ako sa kanya.
nag-make move ako para mag-connect sa kanya. Nagkaroon kami ng correspondence. Tapos nagtatanong ako sa kanya ng mga hindi ko naiintindihan. Yung iba nasasagot niya rin, pero dahil sa iba yung ano namin, line of studies. So naghanap talaga ako ng way how to answer all my questions. Pinag-aralan niyo rin pinag-aralan talaga. So kayo po ngayon engineer na psychic pa. Yes. Okay, papakinggan natin kung ano pa yung mga ibang kakaiba na nangyari sa buhay ni Marvin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. At yung numbers na pwede nilang tawagan, partner, kung meron mga tanong yung ating mga listeners, 924-2620. 924-2620, magbabalik po kami. Kung gusto nila magpahula, pwede? Aba, tawag one or two questions. 1,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag wellness loan o mag vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag wellness loan o mag vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipokong Negosyo. Bet ko yan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Ang Tipokong Negosyo. At kasama po natin, syempre, ating pumapanauhin na si Marvin Celestial. Isa po siyang psychic. Tanungin natin, Partner Tess, ano ba yung mga spesyalidad na ginagawa ni Marvin? Kasi iba't-ibang psychic, iba't-iba yung modalities nila. Yes. Sa Marvin, ikaw, anong ginagamit mo? Actually, yung ginagamit ko, ang pinakabatayan ko sa pagbasa ng future or swerte ng isang tao, ang signature. Kasi sa akin, ang signature is reflection niya ng state of mind ng tao na hindi niya alam yung mga bagay pala na nangyayari sa buhay niya, gusto niya mangyari. Pero in the subconscious level. Anong tawag nga po doon? Graphology. Graphology. Science of signature analysis. Signature analysis. So that's what you use. Pero part lang yon sa practice. Kasi halimbawa, may gustong mag-consult sa akin. Ang ginagawa ko is more of psychic counseling. I-open up ko sa kanya yung causes ng mga events sa life niya. Then, tuturuan ko siya kung paano ito i-alter. Mas nababasa niyo po yung kanyang kapalaran kapag meron siyang pirma? Kahit na pangalan lang, pwede. Pwede. Kahit hindi niyo pa nakikita yung tao. Ang swerte ng tao, hindi lang nakasalalay sa zodiac sign niya, sa palad. Nasa state of mind. Kasi katulad ng partner ko, na ano nakikita mo sa mukha niya ngayon? Tinitingnan mo lang yung mukha niya. Sa swertein po ba? Actually, ang swerte, hindi problema eh. Lahat tayo pinanganak na maswerte. Kaya lang, pag naisip mo na malas ka, you will become. Pero lahat kasi tayo, we used to think logically. Saka tinitingnan natin yung
objective reality na hindi natin alam, may malaking factor na nag-a-affect ng buhay natin sa subjective reality. Mm-hmm. Yung nangyayari yung, sa utak natin, sa correct. Subconscious natin. Yung feng shui, naggagawa ka rin, nagpo-feng shui ka rin naman. Yung sa akin, yung feng shui na pinapractice ko is not traditionally Chinese. Or Chinese. Iba. Oo, parang more of flow of energy. Sa isang lugar, kasi para sa akin, everything is energy. Mararamdaman mo sa isang place kung hindi maganda yung flow ng energy. Mm-mm. Hindi yung gigibain yung structure dahil iba yung position, ganito yung position, dapat sa east, dapat sa west. Hindi. Uh-oh. Depende sa flow ng energy doon sa loob. Dito po sa place natin, maganda ba yung flow ng energy? Dito may dapat lang na place na kailangan i-maintain yung vibration. Uh-huh. Kasi may sa building, mayroong isang location na yung energy is not balanced. Saan place kaya yun? Kaya dito, sa nakikita ko yung pinaka-common na problem ng tao na nandito sa building na to is how to save more money. How to save money? Ibig sabihin parang... Problema nga rito, Director Telman, mga tao, kalimitan ha, pera. Dahil yan sa sweldo. Hindi lang dito, kahit sa ang building. may specific talaga na pwedeng i-cure or i-balance yung flow ng energy din. And speaking about energy, may mga na-discover ka daw na energy center sa Pilipinas. Ano ba to? Sa pangatlong libro ko, kasi nagsusulat din ako, I have this book na na-publish ko sa US through online publishing. Talaga? Available ito sa Amazon.com sa lahat ng online bookstores. Parang lang ito, this was just my intuitive idea na lahat tayo ng mga tao mayroong energy centers, yung tinatawag nila commonly known as chakra or chakra. Wheel of energy. So right. Sabi ko, pag tayo may energy center, siyempre, Pilipinas mayroon din. So, dahil doon sa Google Map, tiningnan ko yung Pilipinas sa Google Map. Tapos, using my hand, kasi yung kamay ko is very sensitive sa energy. Mm-hmm. So, nung tiningnan ko, sabi ko, ang lakas ng energy dito. Tapos, pinokus ko yung place na yon hanggang sa nakuha ko yung exact location. Wow! Pero, so, nandun lahat yon sa libro mo? Nandun lahat yon sa chapter 7 ng libro ko. Okay. Philippines 7 Energy Centers. Mm-hmm. So, kung gusto nilang malaman kung saan maging yung energy. Maging toll ito for, halimbawa, kung gusto mo malaman ang anong mangyayari in the Philippines for the next few months, mm-hmm. pwede natin i-feel yung present vibration ng energy center ng Pilipinas. Ayan. Yon. So kung i-reflect naman natin sa tao, pwede ko naman ito i-imagine na this is a person. Mm-hmm. I-feel ko rin yung vibration towards that person, then malalaman ko kung anong mangyayari. Okay. Anyway, partner, meron tayong isang caller. Pwede naman natin yung caller. Sige, alamin natin yung kanyang ikokonsulta. Good morning po. Hello. Good morning, Engineer Noel Monponbanwa from Quezon City. You're on the air. Yeah, good morning. Yes. Yeah, yung tanong ko lang kanina katulad nung sinabi ng engineer, yung meron siyang almost the same na experience ko. Yung astral journey. Yung astral projection or astral traveling. Yeah, yung sinasabi nakita ko yung minsan sometimes in high school or elementary yata. Sa pagod ko medyo yung hawak kong walis-tambo, inakita ko sa pagkakahiga. Then, parang nasa na area ko, nasa hangin. Then, maraming beses pa nangyari sa akin yung talagang lumilipad ako na naiiwan ko yung katawan ko. Uh-huh. May kapit-bahay pa akong nakita ko yung screen ng pinto niya, nabangga ako doon sa screen. Naging experience ko rin yan. Yeah, yun, ganun. Tapos, talagang parang bullet yung dating. Mm. Pero babalik agad ako.
Lalo-lalo pag pagod ako sa work, mga madaling araw. Para okay. Bang in one, in two seconds, para bang ang tagal nung alis ko. Oo. Okay, then, thank you for sharing your experience. Engineer, may tanong po ba kayo? Hello? Yes, engineer. Yes. You have a question for Marvin? Yeah. Ano yun? Yung mga na-experience ganun. Sometimes, pati spirit, medyo na... Parang nakikita ko na merong white and merong dark. Parang whitish dark. Uh-huh. I mean, parang may naghalong nag-dark siya na white. And the size is 3/4 of the size na normal natin. Uh-huh. Okay. Thank you for your question. Oh, ito yung sagot ko. Ikaw kasi, during that time, nung nakita mo sarili mo na... lumilipad ka or umalis ka sa katawan mo without your knowing. Ano kasi, yung astral travel kasi mayroong apat na klase. Involuntary, unconscious, astral travel. Voluntary, conscious, astral travel. Involuntary, unconscious, astral travel. Saka voluntary, conscious, astral travel. So may mga, yung nangyayari sa'yo, involuntary, conscious siya. Bali, yung pag... flight mo is involuntary. Ang kaya lang, very conscious ka sa nangyayari. So, based sa pagkatingin ko sa present nakikita ko nasa linya ng family mo sa mother side, yung parang tinatawag natin na may mga kakayahan how to heal or how to read people's future. Para lang, kaya lang yung sa'yo, nasa reluctant side ka. Kumaga, mayroon kang kakayahan, pero you refuse to experience it. Ayun naman pala. Okay. May potential, yung soul pero dapat i-develop pa. No? Yung soul mo talaga nagtatraverse sa reality from reality. Kaya may mga panaginip ka na nangyayari. Parang ano yan, di ba? Yung Inception? Yes, yes. Yung movie na you're in the dream. And then in the dream, yes. You're in another dream. I experienced so, that. Talaga? Three levels of dream. So paano ka nakakabalik dun sa pinaka-reality? Aware ako na nanaginip ako. Oh. Nanaginip. Wow, nakakatakot yun. Di ba meron yung parang token ba yun, yung totem, para malaman nila kung nasaan na silang... Kung nasa reality. Oo. Nasa anong... May hawak ang... Yung sa kay engineer, ikaw may mga kakayahan ka how to look beyond para sa sarili mo. Kailangan mo magano para ma-utilize mo yung psychic abilities mo. Kasi ikaw yung astral sight mo develop . Kailangan mo lang iano. Kailangan mo lang i-balance yung energy center mo para hindi ka ma-drain palagi sa energy. Kasi ikaw naturally you are a giver . You always wanted to share your life or your time. Kailangan dapat mayroon ka ring time sa sarili mo. Okay. Okay. So may potential to become more successful. Pero dito nakikita ko sa kung may pinaplano kang change of career or pupunta ng ibang bansa for the best, go for it. Okay. Go for it. Okay. So, tignan na natin ngayon. I hope that satisfied engineer Montpanpano. Yung tanungin na natin si Marvin, anong oras na kasi? Konti na lang oras. 39 minutes ano na yung nakikita niya ngayon? Na ngayong 2013, ano yung dapat nating abangan? Dapat na paghandaan din. Based sa nakikita ko, based on the energy center sa Philippines, sasagana yung economic status ng Philippines, lalo na ma-realize yan ngayon, starting sa month ng January to June this year. Kung titingnan natin yung industry kung saan maging maganda yung takbo ng negosyo, ano pa rin tayo, paangat pa rin yung
yung communication or yung tinatawag na BPO industry sa Pilipinas. BPO pa rin. Tapos more of ano kasi yung business na nakikita ko dito more of intellectual eh. Mm-hmm. Hindi siya product oriented. Service. Oh, service. More of service than yes. products. Oh. Communication, okay. Tapos education. May mga nakikita akong ano international communities or business prospects na mangyayari dito sa Pilipinas next mm-hmm. year. So, mm-hmm. uunlad yung negosyo, uunlad yung economy ng Pilipinas dahil doon sa papasok ng mga international ano. Yung nangyari sa Mindanao, magkakaroon ng recovery after 3 to 5 months saka lalakas yung demand sa products. Yung sa, devastation because of Typhoon Pablo. Yes, para sa akin kasi bagsak na ba yung banana industry doon o makaka-recover? It is just temporary. Okay. Para sa akin kasi before growth there must be devastation. So tingnan natin yung positive yung tawag dito. Yung positive angle or positive na mangyayari after the devastation. So nakikita ko na magkakaroon ng malaking interest yung international scene or international sa Mindanao. Sa Mindanao. So magkakaroon ng malaking pagbabago lalo na sa pagmamalakad ng siyensya kung paano mag-earn or mag-produce more yung mga panganim doon. Kasi nagkaroon na ng nagkaroon na ng stagnant method eh. So kaya kailangan ng pagbabago. Okay, papakinggan pa natin yung iba pang mga predictions ni Marvin. Makaraan lang po ang ilang paalala. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Sa 1,100 islands, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, we're back. Meron tayong 44 minutes makalipas ang 8 o'clock. Kasama pa rin po namin ni Director Thelma Dumpit Murillo si Mr. Marvin Celestial, ang aming guest psychic sa araw na ito. At kanina, nabanggit niya partner, di ba, yung Typhoon Pablo. Gusto ko malaman, meron na naman bang magiging ganung kalaki na devastation tayo? Ang kasi ngayon pa lang Enero meron na namang tropical depression ng aga-aga no. Bakit well, naman no? Ganito kasi lahat tayong mga Pilipino every year we expect something na mangyayari. Oh. Hindi natin alam na we can ward off
any negative. Oo. Kailan wag natin isipin yung kasi thoughts are things eh. Halimbawa there are 80 million Filipinos expect something na mangyayari. Talagang mangyayari. So kailangan natin i-ano reconsider yung idea na we have to think positive things or okay. Positively. So, not just positive, kailangan marunong din tayo mag-ano sa sarili natin na kahit anong mangyari, mayroong ano yan eh. Mayroong positive ano yan eh. Tingnan natin yung may opportunity in every devastation. Mayroong growth dyan eh. Huwag tayo mag-focus dun sa devastation. Okay. Focus tayo sa after effect. Okay. Kaya lang, Engineer Marvin, ang sabi ng iba, yung mga ibang psychic sa ibang bansa, sabi nila, makaka-experience daw tayo ngayon ng more serious global crisis. Kayo po ba yung naniniwala na pinapanigan niyo po yung sinasabi nila na end of the world? Ano yun? Hindi naman end of the world. Yung more serious global crisis for 2030. Sa totoo lang, ano yan eh. Part yan ng growth or evolution ng mundo. Bawat cycle kasi, para sa akin kasi, ang cycle, hindi mo mabibilang in, halimbawa, in 100 years, pinaka-ano natin is, ang pinaka-base ko sa cycle ng mundo is 9 years. Ganon din sa cycle ng buhay ng tao. Every 9 years, mayroong peak, mayroong lean. So, kung itingnan natin sa macrocosm or sa pangkalahatan, normal yung devastation. May tsunami, mayroong lindol, kasi part yun ng buhay ng mundo eh. Hindi pwedeng walang lindol, hindi pwedeng walang kasi gumagalaw. Buhay tayo, buhay lahat eh. Everything is alive eh. Hindi pwedeng walang baha, hindi pwedeng walang ulan. Kailangan magkaroon para to make this world or Mother Earth evolve. So what you're saying is natural na mangyayari yung mga yan. So dapat ang pinaghahandaan natin yung ano yung mga preparations. Paano mo ma-secure yung sarili mo pag nangyari yung sakuna. Kasi pag oras mo na, kahit na nasa kwarto ka lang, mamatay ka. Okay, so ano ngayon ang mga swerte ngayong 2013? Ano ba? Kasi meron dun sa iba yung pagka-Chinese New Year, iba naman yung sa kanila, di ba? O yung sa'yo. Specific sila sa mga animal signs. Halimbawa, pag pigka, malas ka daw ngayon. Kasi Year of the Snake. Year of the Snake. Hindi naman ganyan eh. Ako, Year of the Monkey ako. Sabi nila, last year, I am unlucky. Pero first day pa lang ng taon, sobrang lucky ko na. Dahil tinawagan ako, I earned 10,000 kaagad. Wow. Sabi ko, malas ba to? pero ano yun eh. Depende yan sa paniwala. Para sa akin kasi yung luck success, is what you make it. Ang success, ginagawa, hindi yung nakadepende lang. Kasi there are billions of stars na nakapaligid sa atin, universes from universes. Hindi lang mababase sa ilang stars lang yung buhay ng tao. Kayo po ngayon full-time psychic na talaga? Ngayon full-time psychic talaga ako kasi nung nagtatrabaho ako bilang engineer sa isang company, parang sabi ko, hindi ito yung buhay gusto na gusto ko. Saka secluded lang sa isang place na sobrang active ng mind ko. Wala akong ginagawa. Kasi nung nagtatrabaho ako, kalating araw pa lang, tapos ko lang trabaho ko. Hapon, wala na eh. So, ang ginagawa ko... Na-bore ka. Na-bore ako. Naglakwat sa ako. Sa hapon, halimbawa may cheese tournament dun sa amin, nag-aano talaga ako kasi naglaro ako ng chess. So, nagpa-participate ako sa tournaments na hindi alam ng boss ko. Kasi wala na akong ginagawa sa office eh. So, sabi ko, nung nagkaroon ng change sa company, ilagay ako sa isang position. Sabi ko, this is not my ano. Kailangan ko lang umalis. Nag-iba talaga kayo ng karira. Nag-iba talaga, kahit na wala akong papasukan na ano, parang may feeling ako kasi sa sarili ko na parang there's something big happened eh. Okay, ano natin ngayon, fortune ng Radyo ng Bayan, 738. Sabi mo, sa pangalan pa lang kaya mo nang sabihin kung ano ang future.
Anong future ng radyo ng bahay? Ang radyo ng bahay nakaano yan sa management or bagong kung sino yung bagong presidente na uupo regardless sa status ng ahensya. Uh-huh. Depende yung kung bigyan ng pansin. Uh-huh. To make this place evolve. Mm-hmm. Pwede pa kasi, pwede pang palawakin. So marami siyang potential. Pero marami ano ang potential. Pumipigil sa kanyang potential? Sa number one is budget. Budget, kulang. The life force. Kasi para sa akin, everything is energy. So pera is just a dense form of energy. So na pwede natin ipagalaw sa ahensya. Meron ka bang nafe-feel dito na parang negative energy? Kung kaya... Doon kanina sa nasabi ko lang, based sa structure, lalo na doon banda sa center, meron lang dapat i-balance para sa akin kasi hindi lang naman puro lang lahat positive. Hindi lang naman puro lahat negative. It must be balanced. Ang negative energy kasi pag sinabi mo na, negative na yan. Pero within that negativity, there is positivity na tinatawag nilang yin and yang. Or so sense ano yung of balance. Nakita mong energy doon na kulang? Dito, maraming mga, actually may mga ano tayo, unseen spectators or listeners. Pero may mga gumagala. Hindi sila yung ano, hindi sila yung multo or entities or nabubuhay sa, normally kasi pag ganyan, patay na sila or multo or white lady or black lady or para sa akin they are existing in different level of existence, ibang dimension, ibang frequency. Mm-hmm. So hindi sila napagkamalan lang silang multo pero not necessarily they are multo. And ano yun, nakakapigil o nakakasama? Hindi. O ano? What you radiate kasi you will attract . So kung masama kang tao, siyempre yung mga nagko-coexist within the place na kung saan ka, ganun din sa'yo. Kaya ba minsan parang merong nawawala dito mga bagay-bagay yung buhay? Kasi may mga times na they can interfere kahit na iba yung frequency ng existence nila. Mm-hmm. Yung sinabi niyo po kanina pagbalanse, paano po yung gagawin ng tao? Maraming dapat gawin, pero ang pinakauna is yourself. Mm-hmm. Then your place na kung saan ka. Pagagandahin, yes. Ganun po ba? Sarili mo muna, then yung lugar na kung saan ka. Okay. The change must start from within. Okay. Meron pa ba tayong break? Wala na. Okay, break muna tayo, partner. Alright, magbabalik po ang tipo kong negosyo. Sandali po lamang. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong. Mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin?
Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At kasama pa rin natin ang ating panauhin, Marvin Celestial, ang ating pong psychic. At meron tayong natanggap ditong tanong, partner. Hindi ko maintindihan bakit ito tinatanong ni Mr. Jaime Manglalan ng Sampaloc, Manila. Mm-hmm. Ano daw ang financial standing ni Marvin? Magandang, bakit? Magandang tanong yan. Magandang tanong yan. Kasi normally, yung tao, pag psychic daw, hindi nila nakikita yung mangyayari sa buhay nila. Ayaw nila. Hindi, dapat nakikita ninyo kasi psychic. Para sa akin, iba naman yung paniniwala ko eh. Dahil there are two kinds of psychic para malaman ng tao, ng mga tagapakinig. There are two kinds of psychic. Yung una is the cautious psychic. Yung mga psychic na nakikita mo dun sa kung saan-saan lang. Tapos non-cautious psychic. Okay. Yung non-cautious psychic, sila yung mga psychic na tinuturuan ka how to create your own life. Kasi sa totoo lang, we create our own reality. Pag ito yung paniwala mo, maging reality mo. Ma-attract mo yung mga taong mag-justify ng paniwala mo. Correct. Halimbawa, hindi mo alam, paniwala mo sa sarili mo na lokohin ka. So, mag-a-attract ka ng taong luloko sa'yo para i-justify so yung... So, nagiging self-prophecy ba yun? Mm. Self-fulfilling prophecy. Yes. So, yung tinatanong niya, actually, yung yaman ng tao, hindi binabase sa possession niya. Hindi lang sa pera. Hindi lang sa pera. Sa akin, pwede ko masabi sarili ko, I am financially free kahit na wala ko. Uh-huh. Kasi pag kailangan ko, nandyan eh. Uh-huh. And pwede stable rin ako, na rin po. Oo. Saka, para sa akin kasi, knowledge is important than money. Yun ang wealth Correct. Mo. Correct. Knowledge is power. Sabi nga ni Mr. Ernie Baron. Kaibigan ko, para sa akin, yaman ko rin eh. If I have 10,000 friends, kahit na isa lang sa kanilang bibigay sa akin ng 10 peso, magkano na yun? Uh-huh. Maliit na bagay lang yan eh. Okay. So, ilang minuto na lang tayo. Isa na lang tatanungin natin. Yung bang font ng pagkasulat ng Radyo ng Bayan, tama ba yan? O dapat palitan? Kasi di ba, signature analysis? Sa graphology, maganda yung ano. Kasi ang analysis ko dyan sa letter na ginagamit or sa font na ginagamit is it's a sign of comprehensive thinking process. Okay. At saka analytical thinking process. So, lahat tayo kasi yun, we have... Yun or yun? Magkaiba yun eh. Ito, that is analytical thinking process. Yan naman is more comprehensive thinking process. Okay, so maganda siya. Okay. Naku, parang bitin yung ating episode. Bitin nga eh. Kaya wala na tayong oras, partner. Kailangan may tatlong oras tayo eh. Anyway, para dun sa gustong kumonta kay Mr. Marvin Celestial, saan ka makukonta, Marvin? Actually, I do online counseling worldwide. Pwede nyo mahingi sa akin yung... servisyo ko for free kung gusto mo. Saan? Pwede kayo mag-send ng email question sa akin at mgcelestial@gmail.com. Okay. And your phone number? Doon lang sa mga interesado. Email na lang. Sa email na lang. Okay. Ayaw ko kasi magbigay ng number ko kasi sa ngayon pa lang hindi ko na kaya gampanan yung mga pangangailangan ng mga kliyente ko. Kasi meron ka ng mga regular clients. Corporate, saka individual, private person. So kung ibibigay ko, baka hindi ko rin kayo mabigyan ng Sa email na lang. mgcelestial@gmail.com. Saka kung gusto nyo magbasa ng book ko, search nyo lang pangalan ko sa Google. Nagsusulat din ako ng mga tula or poems in English. Mm-hmm. Kung gusto nyo mag-isip ng malalim, kagaya ko, you can read my poems sa
www.poetrysoap.com slash soap .com slash me slash celestial mind. Alright. Okay. Pwede kayong mag pwede tayong mag-correspondence. Kung mga may mga tanong kayo, just send me ano email. Okay, thank you very much, Marvin Celestial. Sasagutin ko lahat. Ati pong panauhin ngayong umaga. Partner? Thank you for coming, Mr. Marvin. At kami po ni Director Telma ay muli niyo mapapakinggan next Friday na. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Thank you kay Miss Marella Jam Castro, ang aming producer, at kay Engineer Lita de los Santos. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Murillo. Do good, be felt, make a difference. Have a nice weekend, everyone. Bye! 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines.